Kuha na namin yung Civic V18C. V18C, finally. Yeah, it's here. So, try natin i-test drive. Grabe, Recaro. Hindi ako sanay. Evening po. I-test drive natin ang newly acquired. Kakakuha lang today, diba? Yes, today. Kanina lang. Kakakuha lang kanina. Ito yung Civic SIR ni Emil na in-engine swap to V18C. V18C is the engine of the Honda Integra VC2. NDB8. Oh my god, yung clutch. Okay, get ko na yun, sabi mo. Hello! Nakakaingit to. Ingat ka lang. Sige, kahit saan mo dalhin. Ito po yung stage 2 clutch. Grabe, okay, get ko yung clutch. Paano ka nasanay dito? Ewan ko. Hindi naman ako namatayan kanina. Promise, hindi ako namatayan kanina. Na medyo na-gets ko kagad yung feel niya. Yeah. Oo, parang gets ko yung kakabit siya dun sa specific point. Yeah. Medyo very sensitive. Yun, very sensitive siya. I guess siguro bago pa nga, kailangan rin talaga siya i-break in. Engine mounts, kamusta? Engine mounts is hard race na street. So, papansin mo, hindi siya ganun ka-harsh. Very, ramdam na ramdam mo. Hindi mo narinig yung engine masyado. Na napatay yung vibration. Street version yan. Parang parang tinitis ako ng engine eh. Gusto niya ng sinapakan ko siya. Malang gas ngayon. Takbong chubby lang. Ito yung goal sa'yo, yung ganitong lighting. Dapat meron kang ganito kaliwanag na map light at saka yung ito parang air purifier. Ang saya. Sobrang responsive, di ba? Kasing, oh my god. Kasi parang feeling ko pag pumasok tayo sa highway, yung parang gusto lang niya. Oo. Nakaka-tip kaya ka na mag-gas ng mag-gas. Of course, di pa napapabitin. Success! Sa mag-gas. So next namin ay engine swap yung Isuzu Travis. K24. K24. Mas nag-downgrade sa displacement. Yun yung mileage niya. Yung 0 is yan na yung bago mileage. And then first time magpa-refuel ako ulit. Hassle kasi sobrang mahal. Magkano yung full tank mo? Diyos ko, 3,000. Sa Shaw Boulevard. Oh my god. Yan ang reality natin ngayon. Yeah. A few moments later. Hello po! Hello po! Wait lang! So yan ang kanyang bagong kotse. So yan ang bagong car wash niyang kotse. And bagong engine. So tignan natin later yung itsura niya. Tsaka yung initial impressions, initial reactions ng new engine. Ilang weeks mo na ba din na drive? Actually mga 2 to 3 weeks na rin. From yung last tayo nag-drive? From last tayo nagkita, yes. Kasi hindi naman ako masyado lumalabas. Tapos, medyo nakatenga rin siya. Although I've had, at least 2 full tanks already. Okay. Yeah. Na long drive na? Na long drive na rin kahit paano. Pero kulang pa for the mileage na kailangan for the break-in. Okay. Na VTEC mo na ba? Hindi ko pa tinatry. Scared. Ano pala masasabi mo dito sa Cocoa Rock Salt and Cheese? Ito ba yung OG drink?
Hindi sa akin yun eh. Na-explain ko kasi na parang ano to eh. Ito yung parang OG drink before na dumami yung mga Serenity. Actually, oo nga. Ito yung gusto ng mga tao kasi kay Chris Chu to. Yes. Chris Chu, nasan ka na? Ito ang solusyon. Bakit? Kasi walang aircon. Hindi ko pa siya napapavitek masyad. Hindi pa at all. Kasi right now, naka-bass tune siya for break-in. So break-in period pa tayo, ang sabi ni Sir Dong and Sir Jeric, 1,500 kilometers muna, and then may mga limitations siyang sinet sa engine. So pwede lang ako mag 6,000 RPM, bawal ako mag fifth gear, bawal yung mga underload, and then yung importante sa lahat, kaya ako may hawak na fan, kasi wala pang aircon. Yun yung downside. Yun yung downside. Walang ano, linya? Hindi, pinutol muna yung linya, tinanggal muna. Kasi, again, bawal lagyan ng undue load yung engine mismo. So, mas gusto mo na ano siya, free lang siya, free flowing and all that. Kasi, the way I understand it, yung ginawa namin sa engine is, as in, yung mga nakikita nyo sa videos na hinohoning muna yung bore, ganyan. As in, ganun yung nangyari. So, ganda ng truck niyo. Okay. Anyways, what we did was, hinone yung engine, nilinis talaga. Pistons, bagong rings, bagong seals, lahat, the whole engine. So it's para siyang bagong engine talaga. And of course, kailangan mo siyang i-ready. Okay. I'll be using this as a daily, hindi naman pangkarera. And then mas gusto pa pala is long drive parate. Ayaw niya yung mga stop and go traffic kasi I'm guessing the tuning itself, nakaano siya. It's running rich. Okay, kasi wait, nga, so mabaho ba? Mabaho. Amoy na amoy mo yung gasolina once in a while. Yun. Tsaka the RPM, medyo mataas siya parating nasa 1,000, 1,100. Yung idle. Yung idle, yes. Okay, tama na. Pop the hood. Wait, nakalak. Pop the hood. Here we go. Naging sok na yata ito eh. Maka D15 yan. Non-VTEC. PH15. Ay, grabe. Dapat ito na lang yung binabayaran. Linis? Yes, sir. Finally. Ang pangit dati nung... Finally, may linis na siya tignan. Yellow valve cover. Spoon yellow. Mga pala, ano ba yung kwento dito sa blue? Ah, okay. Yung engine bay niya lahat, blue na siya. Kasi nung nakuha ko yung si SIR, si Milky, ganyan na siya. Originally, this is Nighthawk Black. Tapos, somewhere along the way, from the older owner, pinarepaint niya ng white. And then yung buong engine bay, what he did, sinil niya lahat ng mga butas-butas, nilinis niya lahat. Ayun nga pala, wala na yung mga... Yung mga inalis na butas, no? Oo, wala. Paski yung mounting dito nung sa ano eh, sa OEM na strut mount. Tinanggal din. Labo. Car show daw. Car show talaga. Car show. Yeah, I think that's the original plan of the old owner before. Kasi even sa loob ng interior, as in yung SIR na mga interior, ano, wala na lahat eh. Parang pinagitan ng VTI. But you would see some wirings na naka-ready. So I'm guessing naka-setup talaga siya before. Binak to stock lang, quote-unquote. And then... Sinalpak na rin. Grabe naman to. Type R. Talaga? Type R? Yan yung Type R. So, ito yung ano, ito yung oil na ginamit, yung Honda, ano lang, yung ordinary na mineral oil, 10W30, date is 6 November 2021. And then yung mileage natin, 179.25. So, malayo pa tayo from 1,500 kasi hindi masyado nagagamit yung kotse. Okay, actually, first of all, mag-apologize ako kasi from the previous videos, I've been saying na 2 years in the making, 2 years na ganyan. Mali po yun. Nag-pandemic na po tayo. So, actually, to be honest, it's around 4.5 years in the making. Okay, when I planned this to have an engine swap, na papalit ako siya ng Type R, nag-start talaga lahat dito sa ano, dito sa power steering. Diyan nag-start na from the original owner, pansin ko gumigewang na yung ano niya, yung pulley niya. So pinagitan ko siya ng Type R. Tapos doon na nag-start. Okay, so 4.5 years in the making talaga tong nangyari na to.
ano siya, may sort of Frankenstein siya eh. I got the block separate, tapos yung head separate din, the intake, ganyan-ganyan. Then, yun nga, from the previous parts ng older engine. So, ano yung ginawa nila, Sir Jeric? Sa kanila kasi galing yung block eh. So, what they did, of course, ni-refresh, hinone siya, nilinis lahat. The pistons, actually, stock yung pistons. Ah, sorry, pinalitan lang ng ano, type RB16B yung piston mismo. Okay, after that, wala nang pinalitan. Everything is running stock. The head is actually B16B. Because same lang naman siya. Same code, PR3. And then there's mild port and polish. So basically talagang... Kasi gusto ko kasi stock na talaga siya eh. Ayoko na yung parang puro aftermarket. Because if you run skunk into... Skunk 2 daw, skunk 2. Kung orig siguro. Not orig. Dami mga nagbibenta ng fake. Yeah. So again, yung mindset ko kasi dito is that I opted for an engine swap kasi parang ano na siya eh, the older engine, di ko na talaga alam yung history niya. I'm sure kinarera na yun or something. I wouldn't know. But signs show na parang it's been used. Possible baka medyo tumaas yung temperature, na cool naman. So this time with the new refreshed engine na bago na, wala na akong problema actually. Hindi ko na siya iniisip masyado. Yung coolant stays the same, the oil stays the same. Wala na eh, actually. Parang it's like a new engine altogether talaga. The only thing na hindi namin napalitan is itong tranny. From the old owner, apparently, pinalitan pala niya yung tranny. So, hindi na siya SIR tranny. I think we're going with the S80 right now. And then, para dito halata, tinanggal niya yung mga label-label. And then, yung original na axle na nakakabit is actually parang pang EF. So, yun yung mga some of the stuff na misdeclared items. He was sort of saying na, type R na po yung interior niyan before. Tapos, syempre, nung pag binuklat namin, sinilip ko ng endoscope. Wala pala. So, yun lang. I didn't know much at that time, 5 years ago. At least, natututo tayo. And then, ayan na siya. So, this time, at least, I know everything that's inside. So, yun yung mindset ko when we replaced it. And then, in addition to that, gusto ko 20 year, ano na ulit siya, good for another 23 years. Yeah, so and again, since I was opting for ano, for an OEM talaga, I like it OEM kasi may mga manuals for it, eh, service manual. So anytime na gusto ko magkalikot, nandun lang siya sa service manual. Kasi kapag nag-aftermarket ka all the way, parang wala na eh. The knowledge will be with the, ano na talaga, Takumi. Tapos wala na, ikaw, tingin ka na lang, may nasira, oh, di ko alam eh. So yun ginawa ko. That's why I was opting for OEM. And that said, maraming binuhay dito from yung mga sensors, like oxygen sensor, buhay na siya. Air intake temperature. And then yung ano, the PCV, it's working now, okay na siya. So fully working na yan, kakapalit lang din yung PCV valve. And it's running, sobrang linis niya actually, pag tinanggal mo siya, malinis siya eh. Yikes, medyo madumi na pala. But still clean, okay pa rin. Linis pa rin, yeah. Compared sa akin. Malinis pa rin. May question pala. Hmm. Magkano ba tong signature na to? Or trade secret ba yan? Dito na tayo mag-focus sa sticker. Huwag na tayo focus dyan. Dito may reminder po tayo dito na dito tayo. Kailan yung last change oil, kailan yung next. So, dagdag ko lang ng 1,500 at least I know what it is. Yan yung important sticker. Huwag na pansinin yung mga signature na yun. Hindi mo natin ano eh. Hindi yun yung meron, topic natin. Meron tayong pantapos pala. Ayun. Kakabit na natin. game. So, ano na tayo ngayon? Kakabit ko na to dapat, kaso na-realize ko mainit pa siya. So, ano yan? Yan yung sticker. Grabe. Ba't hindi dapat yung mga Shopee Radiator Cup na lang? Hindi, natuto na nga ako doon. Bumili ako ng Shopee Radiator Cup, nasa 200 something lang siya, tapos blitz daw siya. So, pagka after blitz, using it, blitz. Tapos I'm what I'm running here is ano eh, coolant eh. Buti coolant, 100% coolant yung gamit ko.
well, 80% coolant siguro, or 60 na lang siya. Anyway, coolant yung gamit ko, so may anti-rust siya. So yung Shopee na ano, radiator cup, pag open mo ng ganun, stainless yung labas, pero yung internals niya, kinakalawang. So sayang yung 280, dinumiyan pa niya yung old engine ko. So that's why I had to replace this. So okay na siya. Yay! Oo naman, the new engine deserves the best radiator cup. Huwag na natin tipirin. Yes! Maraming coolant issues, temperature issues sa sasakyan. Actually, nasa radiator cup lang pala talagang problema. That's a fact. I can attest to that. Okay, so what comes next? So, ayun nga, nakadalawang full tank pa lang ako. Kasi nung iniwan ko siya sa shop, wala na talaga siyang fuel. So, isang full refuel. Tapos, next, isa pa. So, anyway, mababa pa yung mileage niya, kulang pa. We're still aiming for that 1,500 kilometers. And then, from there, dadali na siya. It'll be, ano, idadyno na siya finally. So, pag nadyno na siya, i-correct na yung air fuel ratio, mas apt na siya, mas match na siya sa engine ko mismo. Yeah, so still waiting for that. For now, hindi ko masyado nagagamit yung sasakyan, unfortunately, because of this pandemic. But we're planning na ano, kahit drive-by lang buong ano, I don't know, Batangas loop. Ikot lang, tapos balik. Yung mga ganun. At least matakbo lang siya. Tagaytay, Batangas. It. Pwede, pwede. And then, ayoko sa norte, pangit dun. Political ba to? Ay, hindi. Ayoko lang dun. Soundcheck na natin. Okay, game. Cold start sana, kaya lang di na siya cold. Hindi na kaya. Hot start. Hot warm start. Start. Yung pala, additional things, kailangan rin palitan yung ano, yung exhaust, yung headers, kasi the old headers hindi na siya bagay. So we also had to replace some of the parts there. Yung midpipe pinalitan din. The old midpipe came from ano, Blanch, na hindi na pala talaga siya sufficient. We're running at 24, pero actually medyo hindi siya sufficient talaga kasi nililit talaga ng butas niya. So anyway, na-replace na siya, so basically running, parang stock na siya ngayon, running 2.5 all the way, goods na siya. Mounts are actually ano, hard race na street. So actually yung ganda ng feel niya, hindi siya masyadong ma-vibrate, but you feel it. It's always been a breeze driving the car. Every time lalabas ako, gusto ko parating siya yung gamit ko. It's a really nice experience. I think for me, sobrang sulit siya, I think. Mas I can imagine ano pang mangyayari pag nandun na siya sa point na ano, na tune na siya. So anyways, click like, subscribe, click on the notification bell to follow more of what's gonna happen with Milky. Bye.